Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general reading for fire sign for October 2022, no? Take only what resonates kasi hindi po ito magre-resonate sa lahat, no? Dahil ito po ay general reading, okay? Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading doon po sa aking friend si Jing Tarot Reader. Yan ang kanyang Facebook, no? Jing Tarot Reader, also known as Jing Clemente Palmes. Yun naman po yung kanilang group. Check mo na lang po sa Facebook. Nandiyan po ang details sa description box. Paki-check na lang. So, yeah. This is for fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. For October 2022. Start na natin. Ano naghihintay sa'yo this October 2022? Okay. The wings is here. You never needed those wings to fly. The library. And expectations. Ayan. So, nakikita natin, meron kang, actually, marirealize dito eh. Or yung iba, kailangan mo itong marealize. Maybe merong mga tao sa buhay mo na parang feeling mo kailangan mo 'tong mga taong 'to. Yung iba sa inyo October 2022, marerealize mo hindi ko naman pala kailangan 'tong taong 'to. Hindi ko naman pala kailangan 'tong mga tao 'to kasi you can shine on your own. Makakayanan mo 'yung mga problemang pinagdadaanan mo ngayon by yourself only. You don't need anyone anywho sa buhay mo because you can actually do this. The library here, kailangan mo lang gamitin yung kaalaman mo, skills mo, kung ano yung mga meron ka na, and also to improve yourself on your own. Kailangan ikaw ang kumbaga kung gusto mong matuto, kailangan nandun yung paghahangad mo na matuto. Ganun din sa success. Kung gusto mo maging successful, nandun yung paghahangad mo at paggawa mo ng actions mo para maging successful ka. Hindi mo pwedeng hanapin sa ibang tao yung pagtulong na, ay, may problema ako sa ganito, kailangan kong humingi ng tulong kay ganito kasi siya yung makakatulong sa akin. Hindi pala dapat ganun. Ang nakikita natin this October 2022, paa mo, sarili mo, paa. Sarili mong actions ang makakatulong sa'yo. Kung gusto mo ng expectation, kung gusto mo ng success, huwag mong hanapin sa iba yung success mo na sila ang tutulong sa akin. You have to strive, no? Na gawin yung best mo para ma-achieve mo itong mga expectations mo. We do have your expectations. And ayan, no? May lesson sa'yo. Don't seek anyone's approval. Hindi mo kailangan ng sino man. Ang kailangan mo lang is sarili mo. Na yung iba sa inyo, kala mo kailangan mo tong taong to. Hindi pala. Kailangan mo lang is yung sarili mo. You don't have here gold. You don't need someone else to fix you. See? At the bottom of the deck. You don't need anyone else to fix you. Your problems is your own problems. Hindi mo kailangan yung ibang tao na tulungan ka sa problema mong yan. So, October 2022, binibigyan ka ng advice na gawin mo yung best mo sa sarili mo at hindi mo kailangan ng ibang tao. I can see angel number 2222. Ayan, tatlong 2. So, that's an angel number telling you na you have to decide on your own. Ano ba yung decision mo sa buhay mo? Huwag mahayaan na ibang tao mag-desisyon para sa'yo. Or hindi mo kailangan yung ibang tao para sila ang mag-desisyon na para sa'yo, no? Ikaw dapat ang nag-decide niya sa sarili mo, no? So, I don't know if you are facing any problems right now, pero sana nakikita ko kung ano man yan, kayang-kaya mo yan, you know? And tell me more. For October 2022, please, for fire sign, please. Ayan, no, nakikita natin, kailangan mo pang alisan itong mga taong ito, eh. Kailangan mo pa silang iwan, kasi sila yung, not actually iwan, but rather, huwag kang umasa sa kanila. Kaya mong mag-shine sa sarili mo. Okay. Okay, so may mga tao may nakuha pa akong isang message. May mga tao din dito na pwedeng sila yung nagtuturo sa iyo kung saan ka dapat pumunta, anong dapat gawin mo sa buhay mo. I feel like you shouldn't believe them kasi lalo ka mapapahamak. That could be friends, false people sa buhay mo na parang
Alam mo, ramdam mo naman yun eh. Alam mo kung itong mga taong to, hindi dapat pagkatiwalaan, hindi dapat sila samahan, or kailangan mong, yung iba kasi iniisip nila, hindi, pakikisama yun. Hindi. Pag alam mong ikaw ay mapapahamak, pag alam mong ikaw ay walang mapapala, bakit kailangan mo sumama sa kanila? They are not the one na makakasagot sa mga wishes mo. Hindi sa lahat ng oras nakakatulong itong mga kaibigan na ito. Okay? So also, that is an advice for you. But more on advice na nakikita natin, no? More on advice na nakikita natin sa'yo for October 2022. Okay. Malayo ang mararating mo October 2022. You will shine, actually. Pero mangyayari lang yon kung the tower is here. You will end these things. Ano yung dapat mong i-end? I told you, expectation. The expectation is all about people na pwedeng sila yung iniisip mo na makakatulong sa'yo. Or that could be your family, friends, whatever. Kasi mas lalo ka pang napapahamak, nagkakamali ng desisyon dahil dito sa mga taong to. Maybe you have to cut off. You have to clear your energy. Now, in order for you na magkaroon ng growth dito, unplug is here. Oh. Tanggalin. Ito mga ito. Pero malayo ang mararating mo with the voyage. You already have all the answers. Malayo ang mararating mo. Pero sa sarili mong kayod, sa sarili mong paghihirap, sa sarili mong paa. Hindi yung dahil sa tulong ng iba. Kung ikaw ay may problema, na ikaw ay may kailangan mo mangutang, nasa isip mo ikaw ay mangungutang, the advice for you is don't do that. Huwag muna sa ngayon kung ano meron ka, pagkasyahin mo na muna. Kung ikaw ay kinukulang, medyo kailangan mo dagdagan ang kayod mo, ikaw mismo, hindi mo kailangan ng tulong sa iba. Why? Kasi dahil maglilid lang yan into bigger problems, okay? Mas lalaki lang yung problema mo dahil hindi naman talaga sila makakatulong. Kung yan ay utang, alangang hindi sila maningil. What if meron ka pang mga previous na utang pa? So, dagdag problema na naman ito, na para ka lang lumapit sa isa pang problema. Makakatulong yan sa'yo sa panandaliang pangangailangan mo, pero hindi ko nakikita itong action na ito ay kailangan mong gawin dahil bigger problems lang ang hatid niyan sa'yo. The flower is here. Be honest with yourself. So, sa nakikita natin, not only with yourself but also dun sa mga tao, sa mga tao sa paligid mo. Maging totoo ka lang sa kanila. Hindi sa lahat ng oras kailangan mo makisama, hindi sa lahat ng oras kailangan mabango ka lang. Okay? Kung may nakikita kang hindi maganda, mali, sabihin mo. Okay? Sumama na yung loob nila sa'yo, but of course, kung ikaw ang nasa totoo, kung ikaw ang nasa tama, gawin mo yun. October 2022 sa'yo, actually, nakakarinig ako ng mga words sa'yo na sinasabi mo mga promises, but I don't believe your promises. Sasabihin ko sa'yo, totoo, hindi ako naniniwala sa mga sasabihin mo this October 2022 dahil punong-puno ng kasinungalingan ito. So, don't do that. Stop that. Bigger problems ang hatid niyan sa'yo. Okay? Kung ano, yung iba, kasi may mga tao kang itatry mong manipulahin eh. Again, pwedeng may kinalaman yan sa pera, sasabihin mo ganito, ganyan, para mapaniwala mo yung tao eh. Diba? Kailangan mo sabihin itong mga mabubulaklak na salita na to. You have to be true sa sarili mo. Alam mo kung kaya mo pangatawanan niya mga sinasabi mo, alam mo kung hindi. Okay? So, I'm sorry to say, kasi hindi ako nandito na tarot reader para sabihin sa'yo mga mabubulaklak din na salita na gusto mong marinig. But I'm telling you right now, alam mo sa sarili mo kung nasa tama ka pa or nasa mali na yung direksyon ng buhay mo. Alam mo kung ikaw ay nagsasalita pa ng makakatulong sa'yo or in the near future is magbabalik lahat niyang mga sinasabi mo sa'yo. Hindi ko alam kung nag-guide kita. But anyway, sinasabi ko sa'yo yun. Hindi ko alam kung gusto mong marinig yun, but anyway. Yung way ko nung pagsasalita ng ganito, kaya ako sinasabi yun, is para hindi ka magkaroon ng problema. Kasi nakikita natin, pwede ka magkaroon ng problema sa iba. Okay, nagigets mo? Na pwede ka magkaroon ng problema pag tinuloy-tuloy mo yung ganung ugali. Sabi ko nga, as much as possible, iwas. Iwas muna, no? Hindi mo kailangan ng sino man. No? So, about the future, tell me about the future, please. For our fire sign, for October 2022.
Meron ka na, may nakikita tayong plano kasi dito eh. Nakita ko ng plano sa iyo eh. But anyway, ang regarding do sa plano mo, enough na muna kung ano 'yung meron ngayon. Kung ano meron ngayon. Kung may plano ka, kung kaya mo pangatawanan si plano mo nang hindi ka nangangailangan ng tulong sa iba, then do that. Na ikaw ang gumawa. Na hindi ka humingi ng support ni ganito, ni ganyan. Yun ha, yun yung nakikita nating advice sa'yo. Kasi with the lighthouse, this is you actually don't doubt your worth. Okay, so sa nakikita natin dito, yan o, I am always enough. Nakikita mo yung sinasabit dito ng babae dito sa picture. I am always enough. This is you, whatever you have right now is already enough. Okay? Pagdating sa negosyo, gusto mo mag-advance yung negosyo mo, gusto mo mag-increase ang negosyo mo, teka lang, kung ano lang meron ka muna ngayon, tingnan mo yung resources mo, yun lang muna. Hindi yung hihiram ka pa kay ganito, oy, pahiram naman ako ng ganito, oy, baka naman may kakilala kang gato ganyan, kasi kailangan ko mag-increase ang aking negosyo, huwag muna. Nagsashine ka naman eh, napapansin ka naman na kung ano yung meron ka ngayon. Kung wala ka pang sapat na ano man, huwag kang munang humingi sa iba ng tulong or whatever. More on pera kasi tinutukoy dito. Yung iba mga kaibigan, sabi ko sa'yo, huwag ka muna din. Lalapit kong kani-kanino man kasi pwedeng mapahamak ka in the future. Hindi man October but maybe mga end of this year. Dyan na lalabas yung problema eh. Sabihin sa'yo, oh bakit sabi mo ganito ganyan. Hindi naman pala nangyari ganito ganyan. I'm telling you, iwasan natin yun. We do have your nostalgia. Focus on the here and now. Yan. Focus on the here and now. So, October 2022, nakikita natin yung pakikipag-usap mo with someone at sinasabi mo yung ideas mo. High chance na itong mga sasabihin mong ideas is meron siya mako-comment. May masasabi at masasabi itong person na ito. So, mas better keep your mouth shut. Kung ano yung ideas mo, sarilihin mo na lang muna. Huwag mo na munang ipaalam sa iba. Okay? And we do have your beach fire. Kanina ko pa sinasabi, the message here is, ayan na, stand up for yourself. Stand up for yourself. You don't need anyone or anywho. You just need yourself. Malayo mararating mo sa sarili mo lang. Sa sarili mong hirap, sarili mong kayod. Kung wala kang enough, kung ano meron kayo lang, pagkasyahin mo na muna. The Evil Queen is here, October 2022. You deserve sugar, not salt. Okay, so sa nakikita natin dito, marami ang possible na mawala sa buhay mo. Friends, family, colleagues, kaibigan, kakilala. Maraming mawawala sa'yo. But you don't need these people. Okay? Yung iba, kaya aalis itong mga taong to dahil pwedeng may mga pagkakamali ka rin ginawa sa kanila and pwedeng ma-realize nila yon. And hindi naman ibig sabihin na pag may nawala sa'yo, kailangan kumuha ka ulit, dagdagan mo na naman yung mga meron ka. Ang nakikita ko dito is friends. So, kung may mawawala sa yung kaibigan, hindi naman ibig sabihin, oy, nawala si kaibigan kung ganito, kailangan ko na naman mag-recruit ng kaibigan na naman, no? You don't need anyone eh. Yung pang mga tao na yun na nakikita natin na pwedeng makapagpabagsak sa'yo. So, maniwala ka sa sarili mo. Sa sarili mong kakayahan. Yun ang nakikita natin. Ayan o, lighthouse. Don't doubt your worth. Huwag mong pagdudahan itong iyong worth mo. Yung halaga mo, kung ano meron ka. Kasi may kakayahan ka sa sarili mo na hindi mo pa nailalabas. Thank you for watching. Malala tayo nakikita message dito. Sana nakarelate ka, nakaresonate ka, nakuha mo yung messages sa'yo. At hopefully mag-subscribe ka sa ating channel and of course sa ating other channels. Nandiyan na sa description box. Check mo na lang. For personal reading, Jing Tarot Reader. Yan po ang pangalan niya sa Facebook. Friend ko po yan. Magaling din po ang Tarot Reader. Check mo na lang siya. And also, if you want
to check yung kanyang pinaka-groups, ayan, para makipag-interact sa iba pang mga followers ni Madam Jing. Meron po siya, Jing Clemente Palme. Search nyo na lang po. Thank you for watching. I love you all, guys. And bye-bye.